This is the first time I'm going to, I was ever able to play someone of this kind of character. And it's a stretch for me. And it's a wonderful thing kasi to be able to come to this season in my life na meron pa palang more that I can discover about my craft, my talent. And it's such a blessing to be able to be given that chance, diba? I cannot take credit for everything in the process into making Valerie who she is. Kasi it's a teamwork talaga. Like when you talk about the makeup, magagaling yung mga makeup artists na pinrovide sa amin ng regal. Yung costume talagang pinag-aralan. Erickson and his team really, they do a great job. So, you know, it's just a culmination of lahat ng partnership na nagtutulong-tulong para magkaroon ng isang magandang kakalabasan. Pag meron kang script na well-written, tapos meron kang director, kagaya ng director namin, si Direct Ian and Direct Joey, na talagang one ang aming vision, mahirap na hindi mo magampanan yung dapat mong gawin. And yung mga ka-eksena ko, nakakatuwa naman kasi nagbabanding kami. You know, sa script, mag-aaway kami, pero behind the scenes, nagtatawanan kami. Kami ni Sunshine. Lagi kami nag-aaway, tsaka ni Tito Boots, pero behind the scenes, you know, we're just all friends. So, I cannot take credit for it, although I'm thankful to be given this task. But I have to tell you, hindi siya mahirap gawin kasi napakaganda no collaboration between everybody involved at saka lahat gustong mapaganda yung Mano Po. And nakakatuwa rin yung feedback ng mga tao. Nakaka-encourage din sa amin. So, thank you so much. I think with regards to preparation, every role naman na I get, same lang din yung preparation ko. So I read my lines, talagang nilalagyan ko ng mga units, yung mga, I mean, talagang kinikilala ko talaga yung character. Tapos, with, I mean, sila direct naman kasi, mabait naman sila. So every time I would ask them kung direct, okay ba to? May kulang ba? May sobra ba? So talagang sinasagot nila ako, binibigyan nila ako ng sagot na, oh, David, okay na yan, o may kulang ka pa. So, hindi siya mahirap. And yung mga co-actors ko naman, sila Miss Shine, sila Miss Maricel, sila Tita Boots, lahat naman sila mabait. Hindi naman sila yung parang, syempre matagal na sila sa industry. So, sa start, medyo intimidating. But then, as nung nag-progress yung show, mabait naman. I mean, mabait naman talaga sila. Pero hindi, kumbaga hindi sila intimidating. Oo. So, yun. Kaya, siguro gumanda rin yung... Tsaka maganda kasi yung script eh. So, ayun. Yun nga, sabi nga nila ni David tsaka ni Miss Maricel na binibigay sa amin ng directors. Even the script pa lang, buo na eh. Makikilala mo na yung tao. And then, pag tinanong namin si Direk, actually, kahit hindi namin tanongin sila Direk, sinasabi nila sa amin na kung ano yung direction ng tao, ano yung direction ng scenes. So, it's not all lang na sa akin at hindi rin lang kay David yung hindi ko masasabi na ako lang yun kasi mga eksena kasi it's reacting din eh. So yung mga ka-eksena ko rin binibigyan din ako. Kaya gumaganda yung eksena, kaya nagmumukha rin ako magaling. So yun, gusto ko mag-thank you sa'yo. Thank you rin sa mga viewers kasi na-appreciate niyo yung effort namin, yung pinaghirapan namin. And nag-prepare ako dito, hindi naman super hirap kasi yun nga, binigay na sa amin yung description ng character. Tapos pag nagtatanong na lang kami ng background story or anong pinanggalingan, sinasabi naman sa amin. So, mas dumali yung pagbuo dun sa character. So, yung mahirap na lang siguro dito, yung mga hindi ko lang talaga nagawa in real life. Kasi kung gaano kasama si Jameson, hindi naman masama si Nikki. So, ayun. Salamat po. Tama-tama yung role ko dito sa Mano Po, na siya yung matriarch. In a way, in a parallel line, siguro isa ako sa mga matriarchs na yon ng showbiz, being one of the eldest in the industry, na aktibo pa. And siguro, ganun din ang gusto kong iwan na legacy sa mga kasama sa industriya at sa industriya na napakalaking pribilehyo para sa atin
ang lumabas sa TV, lumabas sa pelikula, maging consequential sa media because in our own way we are influencers. At sana mabalansin natin yung pribilehyo na binibigay sa atin, the perks, the many benefits that we have with the sense of responsibility na dapat kaakibat nitong mga perks and benefits na ito. I want to thank Regal and GMA. Regal for giving me a parang continuing participation in the Mano Po series. I was in 5 of the 7 of the Mano Po films of Regal. At tapos nga ngayon itong teleserye na ito. Thank you. Ako kasi nung una, I was really scared na magpaputol ng ganitong buhok. Kasi never pa in my 44 years of existence na nagkaroon ako ng full bang. So I was really scared. But when Mano Po was offered to me, kagaya nga ng sinabi ko before kila Miss Roselle, it was a dream come true to be a part of Mano Po. And sabi ko nga, noon, I was wondering bakit wala akong offer ng Mano Po. But then again, na-realize ko, oo nga pala, nung nag-asawa ako, I quit showbiz and nagbalik showbiz lang kasi ako noong 2013. So, with your question, kasi for me talaga, I know na ang dami-dami ko pang kailangan i-improve when it comes to acting, when it comes to my craft, and every scene is a learning process for me. So, ang gusto ko lang naman na maipakita sa lahat is that si Sunshine ay isang tao na pinagbubutihan kung ano man ang ibinibigay na proyekto sa kanya. I always give my effort, my best effort in everything that I do kasi. And to be able to work with the likes of Miss Maricel Laxa and Tita Boots Anson-Roa, grabe talagang every scene talaga. Nininervyos pa rin ako kasi ang uhusay talaga nila. And ako mismo, kapag ka-eksena ko sila, parang kinikilabutan din talaga ako. And makasama, of course, sila Barbie. Napakagaling si Barbie Forteza. Sobrang perfect siya as yung aking pinagkakatiwalaan dito ng secretary. Ang galing, laging take one at saka puro monologue, ha? I am really impressed sa kanya. So, yun lang for me. Lahat ng binibigay na proyekto, I give my everything. Of course, minamahal ko talaga ang trabaho ko. And gusto ko lang na makilala si Sunshine as someone na laging pinagbubutihan lang kung ano yung ipinagkakatiwalang proyekto sa kanya. It's a big challenge for all of us, hindi lang sa aming mga artista, but even the staff and the everyone sa team namin, feeling ko yun naman ang naging malaking challenge para sa amin. So, para ma-accomplish namin at makagawa kami ng isang napakagandang proyekto sa gitna ng napaka malungkot na pandemya, I think is a very, parang masasabi ko, mapagmamalaki ko ng achievement ko. Kasi, naging part ako ng isang napakagandang proyekto na ginawa sa napakahirap na time. Kapag ka naman napakagagaling ng mga ka-eksena mo, diba? Miss Sunshine Cruz, Miss Maricel Laxa, hindi ko pa po nakakasama sa eksena si Miss Boots Anson-Roa, sadly, pero sana soon magkaroon. Pero like, kapag syempre meron kang eksena na ang kasama mo eh, napakagagaling, syempre gagawin mo ang lahat para hindi ka rin naman mapahiya, diba? So, ayun, nakakatuwa lang kasi nare-recognize ng ating mga napakagagaling and seasoned actresses ang ating effort sa trabaho natin. So, thank you so much po, Miss Sunshine Cruz. It is such a joy working with you, grabe. Very timeless ang beauty. And nakakagulat na maraming natutuwa sa team up namin ni Rob, pero nakakatuwa kasi kahit ako kapag pinapanood ko, kapag ginagawa namin yung eksena, nadadala rin ako eh. Minsan, I think kasama na rin doon yung magaling na direction ni Direk Ian, and the script also nakakadala rin talaga. And
Hindi naman mahirap katrabaho si Rob, magaan siyang ka-work, magaan siyang kasama, madaldal, kaya siguro naging komportable na rin ako around him. So, ayun, nakakatuwa lang. Yun nga, may halong kabatuwa. Siyempre, hindi ko naman din po ina-expect, and Barbie is a really great actress, and totoo yung sinabi niya, nakakadala talaga yung eksena when maayos po yung pagka-direction ni Direk Ian. The script is amazing, and everyone we're working with. So, ayun. Ayun nga, sa akin, parang hindi, sa family ko, sa parents ko, hindi naman siya ganun. Pero if ever man mangyari sa akin yun, I think siguro hindi ako papayag, kasi for me, in terms of love, meron tayong sariling desisyon dyan. And syempre, pagka-arranged marriage, parang hindi, ang hirap tawaging love eh, di ba? So, parang for me, mauwi rin siya sa siguro breakup or mag-aaway na kayo kasi hindi naman, hindi ko naman talaga siya gusto at the first place. And ayun, siguro ipaglalaban ko pa rin yung true love, di ba? So my character kasi si Jade, she's in an arranged marriage, but for me, I really would fight for the person I love. Naniniwala talaga ako na puso talaga. We are given the freedom to choose our partners, and that means that it would promote, you know, happiness, understanding, and iba talaga yung bond pag ikaw mismo yung pinili nyo yung isa't isa. Mas nagtatagal yung connection na yon, and marriages would last in that way compared to arranged marriages. And especially, you know, here in the Philippines, wala tayong divorce. So, and we believe in the sanctity of marriage. Yun yung pinahahawakan natin. So, I would really fight for the person I love. Yun, puso.